dito ay ituturo ko yung basic lang na pag-abang nito at madali nyong maintindihan kung paano siya ginagawa sa simpleng paraan lang. Minarkingan ko na pala yan, yung aking paglalagay ng mga utility box. Eto. So, ito yung 30. So, mula sa flooring, hindi ko sinaktong 30 yan. So, ginawa kong 32 kasi mag-flooring pa ako dyan. Lang hapon ulit sa ating lahat at welcome back sa aming YouTube channel. Sa araw na to ay aking ipapakita yung basic na pag-install ng mga utility box sa mga wall para sa mga outlet at para sa mga switches. So, bali guys, mayroon lang akong ginawang simpleng layout at ang aking i-layout ngayon ay ito na po yung aking bahay. Ayan, kasama ko ang aking mga makukulit na mga anak o yan, si Nisaya at yun si Ate Lorraine nandun sa unahan. So yun, meron akong ginawang basic na layout. Ayan, bago ko ipapakita yung layout guys, yan, papakita ko muna yung aking munting bahay. Yan, dito yung aking entrance. Yan, 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 yan lang yung forma ng aking bahay. Mali, box type lang siya. So, dati ito, naipakita ko na rin ito. Napapayawan ko na ito dati nung nagbakasyon ako. At, yan, pasok tayo sa loob. Ito yung entrance ko. Pagpasok dito ay, dito yung aking para sa panel board. So, hindi naman yan guys, prone doon sa leak ng ating tubig o kapag umulan kasi, dito, ang pinagawa kong bubong dyan ay mas malawak siya guys. Yung pinaka-ibs niya, mas malawak. Kaya hindi siya prone doon sa leak. Kapag umulan, hindi siya prone doon sa leak niya. Tapos, ito yung pagpasok ay ito na agad yung living. At ito yung dining niya. Ayan, ang aking bunsoy, makulit. At sa area na yan guys, bali dyan sana yung aking kusina. Pero dahil nga limitado pa lang yung ating budget ay hindi ko muna siya papagawa. Mali, yan ay pansamantala, lalagyan ko muna ng takip yan na kahoy lang. Tapos ang lutuan ni Mrs. dito at yung kanyang hugasan dito sa portion na to. Tapos maglalagay lang ako ng maliit na pinto dyan para access niya pa sa pagkukuhaan ng tubig kasi nga ang tubig namin dito ay puso at yung isang kwarto para sa mga anak namin at ito para sa mini misis. So bali ang sukat ng bahay ko guys ay ano lang to, 6 by 6 meters. Yan, 6 by 6 lang yun guys. Bali ito papunta mula dito, papunta doon, 6 meters. Tapos mula naman dyan, papunta dito. Yan, 6 meters yan. Tapos yung kwarto namin, kwarto ng mga anak namin ay, bali, 3 by 3 meters lang yan guys. So, yung regular na size lang ng mga kwarto natin. Tapos dito din ay, 3 by 3 lang din ito guys, ang sukat ng aming kwarto ni Mrs. dito. So, yun. Papakita ko yung aking ginawang basic na layout. Gumawa ako ng basic na diagram. Schematic or schematic diagram na tinatawag. Bali, ito yung ating power layout. Yan yung forma ng aking bahay kanina. Pagpasok ay ito yung entrance. At
living at ito yung dining. Tapos ito yung pinakita kong kwarto namin ni Mrs. at ito yung para sa mga bata namin, sa mga anak namin. So bali ito guys ay ang mga outlet ko, ito sa 2, 3, 4, 5, 6 kabilaan to. 7. Ayan. So dito dalawa lang yung nilagay ko kasi nga dito yung portion na to ay maglalagay ako dito ng kanilang tulugan o ang gagawin ko kasi dyan ay double deck kaya dito ay hindi ko nilagyan dito ng outlet sa portion na to. Tapos dito sa kwarto namin ni Mrs. ay naglagay ako dito ng 3 at ang portion na to doon ko siya nilagay kasi nga pag dito baka alanganin sa aming headboard nung magiging kama for the future. Tapos dito hindi ako naglagay ng outlet kasi dito ay abang ko yan para sa cabinet. Yan. Kaya doon ako naglagay. So kung magpa-plancha, pwede dito. Ganun din doon sa kabila. Tapos dito naglagay ako ng rep. Ayun, so portion na yun. Yan, dyan yung aking rep. So bali guys, ang sirkuito nito ay gagawin kong 4 na sirkuito lang. Isa sa power, isa sa ref, at isa sa lightings. Tapos yung isa niyan guys, pang-4 ay yung para sa washing machine. Yung washing machine ko ay pag nagawa na yung CR ko sa portion na yan dyan. So tapos dito, ang aking ilaw, 4 lang. 4 lang muna ang nilagay ko na abang, isa sa living, isa sa dining, sa kwarto ng mga anak namin, tapos sa kwarto namin ni Mrs. Ayan, bali gagawin ko siyang circuit number 1, yung lightings. Ang circuit number 2 ko guys ay yung power. Ito, power layout, circuit number 2, at circuit number 3 ko ay yung sa ref. So ayan, dito ay ituturo ko yung basic lang na pag-abang nito at madali nyong maintindihan kung paano siya ginagawa sa simpleng paraan lang. So, bali guys, dito ay hindi ko masusunod yung standard na height ng ating outlet at mga switches. Kasi nga, i-consider ko dito, lalo sa mga outlet, ay yung portion na mayroong kama. Halimbawa, dito, yung portion na yan ay magkakaroon ako ng kama dyan. Kaya ang gagawin ko pagdating dito sa outlet ko ay itataas ko siya. Kasi kapag kakailanganin yung outlet, halimbawa may side table dito, yung outlet ko nasa taas ng side table. Kaya hindi ko masusunod yung standard na height ng ating mga outlet na kagaya nung required nung Philippine Electrical Code. So dito ay sa mga ganyan 30. Yan, yan yung mga 30 cm ang height natin. Tapos pagdating naman guys sa switch, sa mga switches ay hindi ko rin siya gagawin niya standard yung switch ko, yung height. So bali ang gagawin ko lang dito ay 120 lang yung pinaka-height ng switch ko. At dito yung mga outlet ko dito, ayan, 30 cm lang yung height niyan mula sa flooring at din doon din, ganun din. Dito, ganoon din. At dito, ganun din. So, sa portion na yan, hindi ako naglagay ng outlet kasi dyan ay maglalagay ako ng upuan o sofa, ganun. Tapos, pagdating dito, ito, 30 cm lang din mula sa flooring. Pagdating dito guys, yan, hindi ko sinunod yung 30 cm kasi nga, bala ko nga maglalagay ng side table dyan kasi dito yung kama namin. Tapos yon, tinaas ko rin. Bali, 70 cm pala yan guys mula sa flooring ang height. Ganon din dito. Dito ko siya nilagay sa portion na to kasi nga, pag dito, sasagad ko yung headboard dito sa portion na to. So, bali ito, hindi na to aabuti ng headboard yung portion na to. Kaya dito, ko nilagay sa kabila yung abang ko sa outlet. So kung halimbawang, nag-charge ako pag natutulog o bago matulog,
ay kailangan ko siya. Kung halimbawa nga nalulubad yung cellphone at nakahiga ako, ay kailangan ko magsaksak dyan. So yun, kaya ganyan ang ginawa kong layout. So, bali dito, isang ilaw lang ang ilalagay ko. Yan. So makikita nyo po yan sa mga susunod na araw, yung pag-layout naman ng aking lightings. At para din doon sa aking panel board yan, baka sa susunod na mga araw yan guys. So bali ang unahin ko lang dito, yung mga boxes lang ng, para sa mga outlet. Kasi nga, kailangan maiabang ko muna siya bago pa bubuhusan. Kasi mas maganda na naiabang muna yung mga boxes natin bago siya buhusan. Yun. Bali ito, ipiprepare ko na yan. Nagputol ako ng ibang mga tubo, hinati ko yan. Kasi kailangan yan dun sa mga maiksi lang na mga portion, kaya pinutol ko siya. So yung part dito na mayroong mahabang tubo na paglalatagan ay hindi ko na puputulin, bali i-elbuhin ko na lang siya. So ano nga ba ang mas magandang gawin yung sa pag-abang ng ating mga outlet? Mas maganda ba yung mauuna yung tubo, yung mga PVC natin, o mas mauna yung ating mga utility box? So para sa akin guys, pagdating dito sa mga flooring o ground floor, mas maganda na nauunang inaabang yung para sa box ng ating outlet kumpara doon sa iuuna mo yung tubo muna bago yung box. So i-explain ko yan mamaya kung bakit ganun siya, o ipakita ko rin sa inyo kung bakit mas maganda na naunang iabang yung sa mga utility box kumpara nauna yung sa mga tubo o mga PVC natin. Okay, so bali guys, ang gagawin ko muna ay mag-chipping. Bali, gagamit ako ng grinder guys, kasi kahit na ito ay concrete, kahit ito ay hollow blocks pa lang, gagamit ako ng grinder kasi para mas mabilis siya. Bali, nagpa-deliver na kami kanina ng isa at kalahating elk na buhangin, may kasamang graba yan guys, at 20 bag na semento. Okay, yun, pakipakita ko sa inyo guys yung paglagay niyan. Bali guys, minarkingan ko na pala yan, yung aking paglalagay ng mga utility box. Eto, so ito yung 30. So mula sa flooring, hindi ko sinaktong 30 yan, so ginawa kong 32. Kasi mag-flooring pa ako dyan. Kaya 32 ang ginawa ko. So, patong. Ayan. Tapos, ayan, nilagyan ko na ng mga tanda yan. Tapos, ito yung para sa ref ko. Kasi sa portion na to, dito yung ref ko. So, meron na lahat yan, guys. Papunta doon sa loob at doon din. Meron na yan. So, yung aking utility box ay pininturahan ko. Bali, pinapatuyo ko pa muna siya. So, ang gagawin ko muna ay ito, gagrinder muna ako. Ayan. So, sa ganito pala guys, kapag maglagay kayo ng tanda, kailangan yung para sa saktong sukat nyo para sa box, kailangan mas mataas siya kaysa sa dito sa pagtiktik nyo. So, bali, ibababa nyo yung pagtiktik nyo dito sa saktong sukat ng paglalagyan ng utility box. Kasi, pag hindi nyo kasi binaba ito, may tendency kasi na hindi papantay dito yung inyong utility box kapag naglagay na kayo, kasi nga babangga yung inyong utility box doon sa portion na hindi natiktik ng maayos. Kasi ang inyong pagtiktik ay pinantay nyo lang dito. So ganun ang teknik. Music.
ito na yung pininturahan kong utility box. So, bali metal siya. So, ito ay hiningi ko lang ito kay boss. Yung mga sobra-sobra na mga materyales sa site. Yan, hiningi ko sa kanya. At mas maganda kasi kapag ganitong metal, guys. Kasi nga, itong pinag-i-screwan, hindi siya kagaya ng mga PVC na natatanggal. Ito siya, hindi siya natatanggal. At pininturahan natin para matibay siya, hindi siya basta-basta kakalawangin. So, blue yung ating kulay dahil yan yung available natin na kulay. So, yan. Sukat natin. Oh, pwede na. Pwede na ito siya, guys. Bali, yan. Maglalagay lang ako ng allowance dito. Para pag nagpalitada, ay hindi siya masyadong malalim. Okay. Yan itong isa. So, yung iba naman. So, mamaya ko na ipapakita yun, guys. Ayan, guys. Tapos na. Dining. Living. Ayan. Ah, ito. Pababa na lang. Dito isa. Dining. Tapos, dito. Kwarto. Ayan. Tapos na dito. Kabilang kwarto. Yon. Tapos na. Dito. Yon. Okay na. Yon. Dito. Bali guys, yung mula dun sa labas, para magkaroon ng supply to, binutas ko dito. Tapos yan, papaakyatin ko na lang dito yan. Yung tubo niya. Tapos, ito na lang palang kulang. Tapos dito, dito na lang, nalagyan ko na lang siya ng sinsil papunta dito sa panel board. Ayan. Pero mahalaga, doon muna sa baba. Para yung tubo lang ay mailatag ko lang dyan. Para yung flooring ay mailagay na. At sunod kong i-prepare ito, mga PVC. Mag-elbow muna ako. So, bali guys, bago pala ako mag-elbow nito, unahin ko muna paglagay itong mga utility box para dito sa wall para matuyo na, para tumigas na siya, para pag tumigas na, mamaya pwede ko na siya lagyan ng tubo. So, bali, ang oras na ay bali 4:33 na ng hapon, guys. Alauna na rin tayo nag-umpisa kanina kasi nga nung umaga ay inalis ko muna yung mga naka-stock na mga kahoy dito. Yung mga yan, mga kahoy kanina. Ayan, galing dito yan. Ayan na naman ang aking mga makukulit na mga chikiting, oh. Ayan, oh, gising na. So, yun guys, bago natin lagyan ng utility box, babasahin ko muna para matanggal yung mga alikabok. Kumapit na mabuti yung ating simento. Yan. Alas 5:15 na. Pero medyo madilim na dito. Mapuno kasi sa paligid. Kaya mabilis dumilim. So ayan, pwede na natin lagyan ng utility box. So sa ganito guys, pwede naman ito purong simento ang ilalagay, pero sa akin mas pinipili ko na lagyan siya ng buhangin para mas matibay siya. So, ilalagay natin, may abang na ako para dun sa taas kasi pagsasabayin ko yung supply ng outlet sa kumbaga pagsasabayin ko sa tubo yung supply ng outlet at supply ng ref, bali dalawang sirkito yung dadaan sa isang PVC. Sa ganung ano kasi, paraan guys, nakakatipid tayo sa tubo. Pakikiraan lang tayo sa tubo ng outlet.
hindi rin siya ano guys, hassle kasi nga apat na wire lang naman yan. Papa, pinapanood kita. Datanin mo papa. Ito yung abuyan. Papa. Yo. Juan, pinapanood kita. Ha? Pinapanood ka kita. Kita sa video mo. Ay guys, ganda ng kulay ng box natin. Blue.